Sabi nga nila, ang pag-ibig, magpumasok kanino man, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Ano man ang edad at ano man ang katayuan sa buhay, wala itong pinipili at kusa na lamang dumarating. Tila ganito ang nangyari sa isang ginang na may kaidara na, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kakatok pa pala ang ikalawang pag-ibig sa kanya. Ngunit ang matamisa ng ikalawang pag-ibig ay nauwi sa mapait at madilim na trahedya. Tunghayan natin ang kwento ng kaso ni Ginang Marciana Del Mundo at kung paano nauwi sa isang malagim na trahedya ang kanyang buhay pag-ibig. Dos anyos na noon si Ginang Marciana Del Mundo, ngunit hindi niya inasahan na sa edad niyang ito ay muling kakatok ang ikalawang pag-ibig para sa kanya. Balo na at wala na sanang balak pang muling humanap ng makakasama sa buhay si Ginang Marciana. Malalaki na kasi ang kanyang mga anak, kaya naman masaya na siya sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ang lalaking muling nagpatibok ng kanyang puso. Ayon sa anak ni Ginang Marciana na si Mariel, nagsimula daw ang lahat ng magpa-renovate sila ng bahay. Dito raw nakilala ng kanyang ina ang karpinterong si Simeon Amoranto na noon ay nasa 34 ang edad. Magiliw raw na pinakitunguhan ito ng kanilang ina at lagi niya itong binubusog sa pagkain. Kaya naman si Simeon ay mabilis na nahulog ang loob kay Ginang Marciana. Hindi nagtagal ay naging mas malapit na sa isa't isa ang dalawa, bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng kanyang mga anak. Bagamat nakita nilang masaya ang kanilang ina sa bago nitong pag-ibig, hindi sila pabor kay Simeon para sa kanilang ina. Ngunit tulad nga ng karaniwang kwento ng pag-ibig, sinunod ni Ginang Marciana ang tibok ng kanyang puso kahit alam niyang tutol ang kanyang mga anak. Sa madaling salita, ipinagpatuloy ni Ginang Marciana ang pakikipagrelasyon kay Simeon. Bukod sa balo ay malalaki na ang anak ni Marciana at higit sa lahat, 18 ang agwat ng edad nila ni Simeon. Ganun pa man ay hindi ito alintana ni Simeon. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Marciana dito dahil sa ipinakita nitong pagmamahal para sa kanya. Nang lumalim ang relasyon ng dalawa, nagdesisyon si Simeon na yayain na si Marciana na sila'y magsama na sa iisang bubong. Mabilis naman ang naging pagpayag ni Marciana sapagkat mahal na mahal niya rin si Simeon. Nooy wala na rin nagawa ang mga anak ni Marciana sa desisyong ito ng kanilang ina. Umupa ng apartment ang dalawa sa barangay Halang Kalamba, Laguna at doon ay sinimula nila ang panibagong buhay. Sa umpisa ay tila langit ang pagsasama ng dalawa at sa takbo ng kanilang relasyon ay tila hindi sila magkakaroon ng problema. Minsay dinalaw ng kanyang mga anak si Marciana at natatna nila itong naglalaba. Sa tingin ng mga anak ni Marciana ay nahihirapan ito sa buhay. Kaya sinubukan nilang pabalikin na lamang ang kanilang ina sa kanilang tahanan. Ngunit tumanggi ito at sinabing dadalaw na lamang ito sa kanila dahil hindi niya kayang iwan si Simeon. Wala namang nagawa ang magkapatid kundi ang pumayag sa kagustuhan ng kanilang ina. Nagpatuloy si Marciana sa pakikisama kay Simeon. Pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unti nang lumalabas ang mga ugaling hindi nila gusto sa isa't isa. Walang tigil si Marciana sa pagbubunganga kay Simeon dahil sa madalas na pag-inom nito ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Bagay na madalas namang ikagalit ni Simeon dahil madalas siyang ipahaya ni Marciana sa harap ng kanyang mga kaibigan. Laging litanya ni Marciana na inuubos lang ni Simeon sa alak ang kakarampot na kinikita nito sa pagkakarpintero. Saksi ang kapitbahay nilang tawagin na lamang natin sa pangalang Joy sa madalas na iringan ng dalawa
dahil halos araw-araw na itong nangyayari. Paano ba naman ay dikit-dikit lamang ang kanilang tinitirhan? Madalas na lamang daw layasan ni Simeon si Marciana sa tuwing magbubunga nga ito. Pero nang lumaon, naging mas mabigat na ang pagsasama ng dalawa dahil naging mabigat na rin ang kamay ni Simeon kay Marciana. Bagay na hindi nakaligtas sa kaalaman ng kanyang mga anak. Sinikap nilang pauwiin na lamang ang kanilang ina dahil sa takot nilang ito pa ang maging mitsa sa buhay ng kanilang ina. Ngunit hindi nila akalain na hahantong sa masaklap na katapusan ang buhay nito. Ang lumipas na 6 na taon ay naging napakabigat para sa mag-live-in partner hanggang sa noong March 31, 2018. Nagsimulang mag-alala ang mga anak ni Marciana nang hindi ito magpakita o magparamdam man lang sa kanila. Kaya pagkalipas ng 2 araw, sinubukan na nilang tawagan ang live-in partner nito na si Simeon upang tanungin kung nasaan ang kanilang ina. Sumagot naman ito at sinabing nasa Bicol ito at nagsiswimming. Sandali silang nakampante sa sinabing ito ni Simeon, bagamat nagtataka pa rin sila kung bakit hindi ito nagsabi o nag-text man lang sa kanila upang ipaalam na siya ay nasa Bicol. Ganun pa man, wala sa kanilang hinagap na noong mga oras na iyon ay may masama na palang nangyari sa kanilang ina. Umaga ng April 3, 2018, isang napakabahong amoy ang bumungad sa isang residente ng Barangay Halang, Calamba, Laguna. Nagduda ito sa amoy kaya tinuntun niya ang pinanggagalingan nito at nang matiyak niyang hindi nga hayop na nabubulok kundi isang bangkay ng tao ang kanyang nakita sa creek, agad niya itong ipinagbigay alam sa barangay. Agad namang rumesponde ang Calamba Police at Region 5 Soco Team. Bahagyang naghukay ang grupo at doon ngay natuklasan nila ang naaagnas na bangkay ng isang babae na nakabalot pa ng kumot. Ngunit dahil sa kondisyon ng bangkay ay hindi nila matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Hinala ng mga pulis na mahigit 2 araw na itong nakalibing doon. Nang mga sandaling iyon ay nagkataon namang naroon ang mga anak ni Marciana na kasalukuyang naghahanap sa kanilang ina. Nang madinig nila ang tungkol sa bangkay ng isang babae na natagpuan sa creek, agad nila itong pinuntahan. Doon na nga nila natukoy na ang bangkay ay ang kanilang ina. Sa nangyaring ito kay Marciana, iisa lamang ang taong pinaghihinalaan nilang maaaring gumawa noon sa kanilang ina, si Simeon. Ang kanilang hinala ay sinuportahan naman ng mga imbisigador na humawak sa kaso na noon ay nakapanayam na ang nakasaksi sa pangyayari, ang kapitbahay ng mag-live-in partner na si Joy. Ayon kay Joy, Biyernes ng gabi, 27 ng Marso 2018, pauwi na raw siya noon ng kanilang bahay nang makita niya si Simeon na hila-hila ang walang malay na si Marciana. Sa takot daw niya ay nagsara siya ng pinto, ngunit nanatili siyang nakasilip sa awang ng kanilang bintana. Nakita daw niyang nagsara ng pinto si Simeon at nagpatay ng ilaw. Sa puntong ito raw ay nadinig niyang umungol pa si Marciana at umiiyak na nakapagsalita pa na dalhin siya sa ospital at pilit pang kinukuha ang kanyang cellphone. Ngunit ang sumunod raw niyang nadinig ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang malakas na daing ang huli niyang nadinig mula kay Marciana at pagkatapos noon ay wala na daw siyang ingay na nadinig sa buong kabahayan. Kinabukasan ay hindi na raw niya nakita pa si Ginang Marciana. Dahil dito, si Simeon Amoranto na nga ang naging pangunahing suspect sa pagpaslang kay Marciana. Ipinatawag siya ng barangay at doon ay tinanong siya kung nasaan si Marciana. Noong una ay hindi pa nito inamin, ngunit nang malaman niyang natagpuan na ang bangkay ni Aling Marciana doon sa pinagbaunan niya sa creek, doon na siya umamin na siya nga ang responsable sa pagkakapatay sa Ginang. Nooy dinala na siya ng barangay sa himpilan ng Calamba City Police at doon ay ikinuwento niya ang buong pangyayari. Ayon kay Simeon, nang gabing iyon, muli na naman daw siyang ipinahaya ni Marciana nang puntahan siya nito sa lamayan at kasulukuyang umiinom. Napilitan na daw siyang sumama kay Marciana pauwi
dahil napapahiya na siya sa harap ng maraming tao. Hanggang sa kanilang pag-uwi daw ay hindi ito tumitigil sa pagbubunganga at pinagbibintangan pa daw siya nitong may ibang babae. Sa puntong ito raw ay muli siyang lumabas ng bahay upang iwasan na lamang si Marciana dahil rinding-rindi na daw siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Ngunit sinundan na naman daw siya nito sa labas at hindi siya tinigilan sa pagbubunganga. Noon daw ay tila nagdilim na ang paningin ni Simeon at nang makadampot siya ng 2x2 na kahoy, hinampas daw niya ito sa ulo na agad nitong ikinawala ng malay. Nooy nahimasmasa na daw siya at dali-daling hinila si Marciana sa loob ng bahay. Ilang saglit pa raw ay nagkamalay na ito at nagkaroon pa sila ng pagkakataong makapag-usap. Pinunasan pa raw niya ang mukha nito ngunit makalipas daw ang kalahating oras ay hindi na ito gumagalaw. Nang makumpirma niyang patay na si Marciana, binalot niya ito ng kumot at saka niya dinala ang bangkay sa creek. Sa hukay na natagpuan niya sa creek ay doon niya inilagay ang bangkay ni Marciana. Ayon pa kay Simeon, wala siyang balak tumakas at naghahanda lamang siyang sumuko sa mga pulis. Samantala, abot-abot ang galit ng pamilya Del Mundo kay Simeon dahil napakasakit ng ginawa nito sa kanilang ina. Sinubukan pa raw nitong itago ang krimen at magmistulang walang kasalanan. Si Simeon naman ay abot-abot din ang pagsisisi sa kanyang nagawa at kapatawaran ang kanyang hiling sa mga naulila ni Marciana. Pero ayon sa mga anak ng ginang, walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanilang ina at hustisya ang sigaw nila para dito. Naharap sa kasong murder si Simeon Amoranto na sa kasalukuyan ay nakakulong sa Calamba, Laguna.